Alam nyo ba na mababaliw siya sa sobrang pagkamis sa inyo kapag ito ay inyong ginawa? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna sa mga nagpapasyon. Shoutout, hello kay Vilma Derla from San Rafael, Bulacan. Salamat po sa laging pagsusubaybay sa akin. Lagi ka po talagang present. So, and last po kay Clarita sa ngalang. Hi po. And kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Paalala din po sa lahat ng mga nagko-comment po, sa mga lahat po ng nare-replyan na mga dinadala kayo sa WhatsApp, huwag na lang po natin pansinin para iwas scam po tayo and hindi po masasayang yung pera natin. So ayun, ituturo ko sa inyo paano kayo mamimiss ng sobra-sobra ng inyong partner. Yes po, napakaganda itong aking ituturo sa inyo ngayon na talaga namang mamimiss kayo ni partner mo. Yung tipong kakausap ni lamang, yung tipong kakasama nyo pa lamang at ikaw po ay umuwi na sa inyo. Yung tipong gusto niyang lagi kanyang kasama sa araw-araw. Gusto niya bawat oras ay nakikita niya or nakikita kanya. Gusto niya sa bawat minuto ikaw lamang ang nakakasama niya. Ito po ang ating ipaparamdam sa ating partner na sasabihin niya sa inyo na gusto kitang makasama sa bawat oras. Gusto kita makasama buong araw dahil sobra kitang mamimiss at hindi ko kayang mawala ka sa akin. So, ganun po dapat ang ating ipaparamdam sa ating partner or ipaparamdam ni partner sa inyo na ipa-feel niya talaga sa inyo na sobrang mahal na mahal kanya at sobrang napaka-importante mo para sa kanya, yung tipong everyday special ka. So yun po ang pinakamaganda and napakasarap mabuhay sa mundo kapag ganun yung partner natin sa atin, kapag ganun yung karelasyon natin sa atin. So ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na mag-partner. And pwedeng-pwede itong gawin kahit na kayo po ay magkasama sa araw-araw or kayo po ay magka-LDR. So, kadalasan naman kasi ngayon ay magka-LDR yung magka-relasyon. Pero, kapag kayo ay magka-LDR, dapat po ay gumawa tayo ng mga pamamaraan para yung partner natin ay hindi maisip or hindi nila maisip na magloko, hindi nila maisip na maghanap dito sa malapit lang. So, kailangan na kahit na malayo kayo sa isa't isa, nandoon pa rin yung pagmamahal, nandoon pa rin yung respeto, nandoon pa rin yung takot na magloko siya, or nandoon pa rin yung takot na masaktan kanya. And higit sa lahat, gustuhin niya na ikaw lamang ang kanyang mamahalin. And syempre, kailangan natin dito ng mga materialis kung gagawin natin ang ating tinuro ngayon or ang ritual na ating gustong gawin sa ngayon. So, kailangan natin dito ng baso. Syempre, yung baso kailangan po may lamang tubig. So, baso na may lamang tubig and kailangan din po natin dito ng panulat. Kailangan natin dito ng panulat or papel. Kailangan natin dito ng papel. And syempre, kung merong papel, merong panulat. At kailangan din po natin dito ng isang butil ng bawang. Bawang po na hindi binalatan. And sisiguraduhin po natin yung bawang natin ay sobrang fresh pa, yung sobrang tigas pa, yung makatas po dapat, yung fresh po dapat. Kasi merong bawang na pag ano mo po ay parang fresh siya pero sa loob po ay toyo na. Kaya kailangan natin dito ng fresh po na bawang. Ngayon kapag ready na yung mga bagay na ating gagamitin po,
ang isunod nyo po everyday is ang inyong sarili. Kailangan na alam ninyo sa inyong sarili na gustong gusto ninyo itong gawin, at kailangan na alam ninyo sa inyong sarili na ito po ay makakatulong sa inyo, at kung gagawa kayo, dapat po ay walang pagdududa. Kung kayo po ay mayroong konting pagdududa, huwag nyo muna itong gawin, sa kanya na lamang ito gawin kapag alam nyo na sa inyong sarili na handa na kayo. Ngayon po, kailangan po natin na mag-isa ka lamang na gumawa nito. Sa paggawa mo nito, kailangan ihanda mo muna yung tubig mo na ilagay dito sa baso. Tubig po, kahit saang tubig po, pwedeng sa gripo po na tubig. So, tubig, at kailangan po yung baso ha, clear po dapat at babasagin. Para po makakatulong ito sa atin, sa ating ginawa. Kapag babasagin ang baso, sobrang makakatulong ito sa atin at kailangan, or sobrang napakalakas ng energy nito, kaya naman ay clear na baso at babasagin po dapat. Di baling may design ito. Ngayon, lagyan mo ito ng tubig at isulat mo dito sa papel yung pangalan at apelyido ng inyong target. Isang bisis lamang. Pangalan niya, apelyido, at pagkatapos nun, itupin nyo lamang ito at ilagay po ito dito sa baso. Ilagay nyo po dito sa baso na kung saan nandito yung inyong tubig. Nalagyan na ito ng tubig. Ngayon, hawakan ninyo ang bawang at humiling lamang kayo. Humiling kayo, sambitin ninyo ang pangalan at apelyido ng inyong target at sasabihin nyo po dito, mababaliw ka sa sobrang pagkamis sa akin at kailanman ay hindi mo maisipan na magluko sa ating relasyon. Ako lamang ang gustuhin mong makasama. Ako lamang ang gustuhin mong mamahalin. Mamahalin mo ako ng higit pa sa iyong sarili, at habang buhay or habang nabubuhay ka dito sa mundo, magiging masaya tayo sa ating pagmamahalan, at kailanman ay hindi mo magagawa na tumingin pa sa iba at magkagusto sa iba. Akin ka lamang hanggang sa ako po ay nabubuhay pa. So, hilingin nyo lamang dito. Kailangan po ay nagmula po talaga sa inyong puso ang inyong mga sinasabi. And syempre, parang ini-enjoy ninyo yung paggawa ninyo ng isang ritual. Dahil kapag ini-enjoy ninyo, sobrang natutuwa yung universe sa inyo at mararamdaman ng universe kung gaano mo siya kagusto na makasama habang buhay. So, pagkatapos mong humiling dito, yung bawang po ay ilagay nyo lamang dito sa loob ng baso, at huwag po kalimutan yung tubig. So, ngayon, pagkatapos po, ilagay nyo lamang dito sa iyong baba at humiling, pumikit lamang kayo, sambitin yung pangalan at apelyido ng inyong target, at muli kayong humiling dito na mababaliw siya sa sobrang pagkamis sa inyo. So, pagkatapos nun, ilagay lamang ito yung baso, pwedeng sa ilalim ng inyong kama, kung meron po kayong kama. Kung wala kayong kama, pwede sa mesa, pwede sa altar, pwede sa ibabaw ng inyong jura box or divider. Depende po sa inyo kung saan ninyo siya pwedeng ilagay. Ang importante po ay hindi ito magalaw ng inyong mga kasamahan sa loob ng bahay o hindi ito makikita. Pili lamang kayo. Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, and pwedeng-pwede itong gawin sa ibang araw basta't malakas lamang ang iyong energy. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba o pang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone! God bless us all!